So, yun guys, this is your boy Burong and welcome back to my channel. So guys, hindi kami makaalis ng payamansyon. Ngayon, andito yung mga tropa. Naalala ko kasi, dati ng mga bata pa kami ni Kog, naiisip namin na mag-apply sa call center. Kaya lang din na namin nagawa. Pero mga bata pa naman kami nun eh. Ngayon, si Kobe dahil tinahak niya na ang mundo ng vlogging, hindi niya natuloy ang call center. Samantalang ako, natuloy ko naman yung call center. Kaya, ngayong araw, samahan niyo ako para tuparin ang isa sa mga dating gusto namin gawin ni Kobe na makapasok siya ng call center. Isa sa mga pangarap ni Kobe na hindi natuloy. Titignan natin ngayon kung ano magiging itsura ni Kobe kung siya ay naging call center agent. Titignan natin abang nandito lang siya nakatambay. Yan. Oh, tol. Ready ka na ba para matuto kung paano maging call center agent? Yes. English mo. Are you ready? Kobe, are you ready to be a call center agent? I'm ready, master. I'm ready, TL. Kobe, are you ready to be a call center? I'm ready, TL. Nung isilang ka sa mundong ito. Yeah. Siyempre, hindi natin magagawa to kung walang mag-a-act as customer. Kailangan yung customer magaling din sa English. Magaling sa English to. Ngayon, isasama natin bilang customer, si Yo. Naku, yeah, delikado ka dito, Boknoy. Ahoy, ahay, mga manoy, mga manay. Akong inyong lingkod, DJ Vijay. Kung yan ang customer, yan ang pinaka nakakatakot na customer. Kasi nung nakita nyo, sa prank ni Bing, lumabas yung pagka-suplado. Huwag lang lalabas yung world of, kasi baka mag-apply pa. Play a work. Huwag mo gagamitin si Waldo. Gusto namin yung natural na yun. Ngayon, tawagin nyo kaming the experts. No ID, no entry. Kami ang magtuturo kay Kobe kung paano siya maging isang ganap na call center agent. Pagkawalan na ako. We got you. We got it all for you. Yeah. Sigurado ko sa'yo, pag nag-apply ka, 42,000 gagawin. Dito, walang height sa qualifications. No face value needed. Wala! Tingin sa lahat, hindi ka nag-a-apply na Avengers. Hindi mo kailangan mag-i-Sulver. So ngayon, Tol, ang unang-unang step na kailangan natin gawin ay mabigyan si Kobe ng station. Sa call center, kailangan talaga yan. Tama! We call that a cubicle. Cubicle! Ay, puta, magbabantay na kung beta. Kaya ang gagamitin nating station ay ang podcast area. Call center agent, 3, 2, 1, action! So guys, ngayon nandito na kami sa station ni Kobe kung saan tutulungan namin siya kung paano maging isang ganap na call center. At ito ang kanyang station. At ito ang kanyang walang kwentang kasamang agent. Nagdodota lang sa oras ng trabaho. Tournament. Okay, so ngayon Kobe, para maging isang ganap na call center, ang isa sa mga kailangan mo ay magkaroon ng headset. Na. Sabihin mo nga, meow. Meow. Ganun ka po. Ikaw yung asong pusa. So, boy, bago ilabot niyo muna yung toy. Yeah. Parang ngayon ko lang nakita si Bob sa araw. Putista pa yung computer, kargado yung gumagamit. Hindi pa na naman ang counter lang. Kaya pala na ni Bago. Sabi ko, tatlong taong muna kasama ito, ngayon ko lang nakita sa araw. Ganda ng computer, nag-umpisa na itong kailangan natin ng initial interview sa kanya. Sige, Englishin mo lang to. Ganito lang yan. Ah. Ako si Boknoy at si Boknoy ay ako. My name's Bok and Bok is my name. Kaya niya. 42,000, here we go. Okay, boy, pagsagot ng ring ring. Baka maguluan, Bok, pipindutin mo lang yung space. Tapos sasagot na. Baka mamaya, may pupulutin ka mo dyan. Nag-exit ka na. Wala kang kaawakan dyan. Sabi kinunan mo, ano makita natin? Ring ring. Hindi, kinakabahan ako eh. Baka bumaba yung sahod. 42,000 na, baka may importo pa. Customer! You said that you wanted a customer. I am the perfect customer. Very good. A for Apple. B for Bell. In short, affordable. Okay, Cubs, ready ka na ba? Ready! Lakasan mo ko, ready ka na! Ready! Okay. Ming Ming! Hello, thank you for calling company Team Payaman Production. What can I help you? And what's your name? Go with my concern. I ordered the product 2 weeks ago and it was supposed to turn up 3 days ago. What's going on? Okay. Ako lang
gagawin dyan? Ah, alamin mo kung ano yung problema niya. Yeah. Ah. Ngayon, sinabi niya, di ba? Hindi mo naiintindihan. Tatanungin mo siya ulit. Okay. Sige, kaya mo yan. That's it. Balik, balik. Can you repeat that? Hindi yung mic mo, baka di ka marinig eh. Okay. Oh, sige, sa ba? Can you repeat that? Parang galing na tayo. Lusig pa ka tayo. Okay. I ordered product 2 weeks ago. And it was supposed to turn up 3 days ago. What's going on? Naintindihan mo yung tanong? Sige, tagalogin mo muna kung naintindihan mo yung tanong. Can I help the expert? The expert. Ah. So ngayon dahil nangingi ng tulong si Kobe, papasok na ang The Experts. Di base sa tanong niya, may in-order daw siyang product. Kasi tagalogin na natin. Oo, tagalogin natin. Bakit hindi ba dumadating pag 3 days na ang nakalipas? Oo. So ang una mong gagawin dyan, kasi pinapadala yan. Pinadala yan, meron niyang tracking number. Pero ngayon, siyempre, tatanungin mo muna kung ano yung pangalan niya. Tapos, tatanungin mo na yung sinabi ni Kong. Yun. Pangalan mo na ko, para kilala natin customer. Okay? Okay. Kobe, in 3, 2, 1, action! What's your name again? I'm Mahab Aradbu. Ano pangalan mo? Mahab Aradbu. Okay, Mahab Aradbu daw. No, it's Mahab Aradbu. Mahab Aradbu. Yeah, okay. Mahab Aradbu. Mahab Aradbu. Can you spell your name? M for Mama, A for Apple, H for Habayanas, A for Apple, B for Bell, and put it together, A for the Bell. His name is Mahab Aradbu. No. Mahab. It's Mahab Aradbu. Mahab Aradbu. BBC for short. Ano BBC? Big Black. Oh, so nakuha mo na yung name, Cubs. Okay. Tracking number tayo ngayon. Okay. Mahab Aradbu. What's your tracking number? I have the 008-2661. Expert. Gagawin mo dyan ngayon, Tol. Iko-confirm mo yung tracking number kung tama ba yung naisulat mo. 008321. Tama. Tatanong mo sa 808321. Am I correct? Yeah. Wait. Nag-i-n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 ag-
Is it? It is 8001. Galibin. Ay, di. Labas na yun ang ganda ko. Tanong mo, ako na yung number ulit. Tatanungin mo, kasi hindi nakuha eh. What's your number again? Yung cellphone number? Yung tracking number? Tracking number, no? What's your tracking number again? It's 008-322. Sabi 322 ba di? Ano lagay ni Cops? 332. How did you fucking know? How did you fucking know? The expert. Confirm akong tama. It is correct. Teka lang. Isa ako sa mga expert. Gusto ko na mag-resign. It is your tracking number 008-3221. Yes, you got it right. Okay. Can you do something about it? I'm having a problem with my product. Expert. Hindi, try mo munang magbuo ng conversation sa kanya nang hindi ka nagtatanong. Tama. Kasi gusto namin malaman ano yung isasagot mo. Ay, tanongin mo, kukamusta ba siya? Wala muna expert ng mga 5 minutes ha. Ikaw lang, kayo dalawa lang muna. Usap lang muna. Ayoko munang tumulong sa'yo kasi mamatay na kanya. Tanong muna kung kamusta siya ngayon. Sir, are you feeling well? Ganda. Of course, I do feel well, but because of the product, I think I'm having a headache. What you from? I am from Ohio, Texas. Okay. Say to lang. You take you need I'm sorry.
Resign na ba? Hindi! Wala kami! Gato na pa. Tagalogin niya yung sagot, i-iglesin niya. Bakit ba masakit ang ulo mo ngayon? Gusto mo ba bigyan kita ng gamot? Yan. Okay. Sir, ayoko na talaga. Kaya mo yan, sige, gawin mo ng English. Yan. Hello, is there anybody there? Ano, nagagalit na. Sko, saan nagagalit na? Bro, teka lang. Wait lang, sir. Huwag Tagalog! Sir, tawag niya ito. Day, first day pala kasi. Bakit masakit ang ulo mo? Sisimulan mo siya sa why. Why? 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 On a scale of 1 to 10, what is the number of the pain? On a scale of 1 to 10, yan. Where is the pain? Where's the pain? Where is the pain though? I just told you that I'm having a headache because of my product. Oh, sabihin mo, mag-sorry ka. Sorry, sir. Sabihin sir? Mo, me too. I'm having a headache. Umiyak. Binawala yung call. Sabi ko na? Sabi mo sorry. I'm sorry, Mr. Man. Customer. I'm sorry, Mr. Customer, but I will help you. Good thing that you are there, that you are going to help me. So please, may I know where is the product that is supposed to be here 3 days ago? Sorry, sir, for that item that delayed. Delayed for your order, but we follow through that your item. Okay. To follow that item and I will back to you, sir. Ayun. Okay, sir. Oh. Pwede na pumunta sa expert yan. So ganito, para masolusyonan yung problema, itanong mo kung ano ba yung address niya na dumating eh. Sir, what is your address to send your item? I live in number 69, Corner Mabolo, Ohio, Texas. Dahil alam na natin yung address niya. Yeah, yeah. Tanong mo, kailan niya ba in-order? Kasi baka mamaya kaka-order lang yan. Hindi, tanong mo. Sir, what date you send that your order? I ordered it last week. And where the hell is my product? You keep on saying, I don't know what are you talking about. I'm having a headache and you still not give me concrete answers. Sir, for No, I don't need your apologies. I just need my fucking product. Sir, you can, sir, can you cool down? Yeah! Bilib na ako. Ang mata mo, Ops. Sir, can you cool down that your voice is very high? And you, sir, can you slowly and chill? Yeah! I understand you, sir, for that item delay. Yun! And I will do my best to send via to B. What are you talking about? What is tutu? What is that? I just know tutuban. Okay, sir. Ngayon. Gago, ba't yan yung Tagalog? Ay, sorry. But now, sir. I will send you and I will finish this. No, I'm not yet done. I'm not. I don't have a concrete answer. Sir, relax. Just relax, sir. Don't be too hard. Yes. On yourself. Yes. Yun. Nakita ko na yung item nyo. 24 hours mula ngayon, pupunta na yan dyan sa inyo. Yeah! Okay, sir, we send you 24 hours. That item will resolve that your fault. Are you sure of what you are talking about? I just want to get my item. I've been calling for like 3 days, but still, you just keep on telling me that in 24 hours, you will give me my item. Sir, I will... Don't cry. I'm getting my motor title. Tarong mo, meron pa ba akong mapaglilingkod sa'yo? Yeah. Taga English. Do you have other problem?
I don't have any problem. Thank you for calling. Ayan. Thank you for calling, Mr. Mahala ba Buratgo. Have a nice day. Yun! So ngayon, tol, tatanungan natin kung kamusta ang experience ni Kobe bilang first day niya sa call center. Kobs, kamusta ang experience mo bilang first time call center? Well, well denied siguro. Anong masasabi mo sa ginawa mo kanina? Hindi siya madali kung hindi mo siya pinapractice. At ano naman ang masasabi mo sa the experts? The experts? Walang kwenta? Walang kwenta? Tinurukan ka ba yung wala o ikaw? Tinurukan ka ba namin eh? Hindi, basta! Walang kwenta! Di ba? So guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, like, comment, share, and subscribe. At kung gusto niyo pang makita, ulitin namin to. Talong mo din siya kung gusto niyo pang ulitin. Basta ako, sigurado ako, ayoko na ulitin. Basta yun na ako. So guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Kinakits tayo soon. Bye-bye!